Narito tayo muli sa bago nating content. So gagawa tayo ngayon ng milk lotion. Ang mga kailangan lang natin, unang-una kailangan natin ng isang puting tela, isang medyo malaki-laking bowl, kailangan natin ng lemon, at ang pinaka-importante, kailangan natin ng gatas ng kalabaw, fresh milk, mga kabirk. So ito yung mga dapat natin gamitin. So ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. So ang una mga kabirks, hiwain natin yung lemon. Kasi kalahati lang ang kailangan natin. So pagkahiwa, pwede na natin idiretso ng piga dito sa ating gagamiting bowl. So kailangan lang natin ng lemon. Yan. At lalagyan natin ngayon ng gatas, fresh milk o ng kalabaw. So titingnan natin kung gaano kadami lang ang kailangan, ha. So kalahating lemon, then 1 half nito, bote. 1 half ng nasa bote. Okay? Konti pa. So 1 half. Okay, so mga ka-breaks, na-mix na natin yung Carabao's milk at ang lemon. So, bakit lemon ang kasama ng fresh milk? Ang lemon kasi, nare-reduce niya yung skin damage at ang premature aging. Then, ang Carabao's milk, what can this do for our external beauty? Kung kilala nyo si Cleopatra, yung Queen of Egypt. So, ngayon mga ka-breaks, i-apply ko na ito sa sarili ko. So, syempre, babasain natin yung ating tela gamit ang gatas. Okay. So, make sure na medyo napiga nyo ito ng maayos. Then, unahin natin. Kung mapapansin nyo, namumuo yung milk dahil sa lemon. Pero okay lang yun. So, umpisahan natin. Pag sa mukha tayo mag-umpisa pababa, medyo dampi-dampi lang sa mukha. Dampi lang. Pero you make sure na nakukuha ng skin natin yung milk na nasa ating towel or yung ating tela. Mga ka-breaks nga pala, kailangan mong i-apply ito yung nakapag-shower ka na. Then, after mababad ulit sa katawan natin ito ng few minutes, tsaka ulit tayo magbabanlaw ng katawan. Alright. So, ulitin natin yung pagdampi sa ating mukha. So, kung hindi tayo sure na medyo na-absorb ng skin natin yung milk, uulitin lang natin. Then, baba sa liig. Pababa natin sa liig. So, bakit mga ka-breaks padampi sa bandang itaas? Kasi, kailangan masuot sa skin natin sa mukha natin yung hanggang liig yung milk. Okay? So, kaabot natin yung liig yung batok natin. Sabay na natin yung batok. Alright. So, okay na doon. Ngayon, dito naman tayo sa bandang braso. Okay. So, milk lotion to, ah, mga ka-breaks, ah, milk lotion. Okay. So, dito sa braso, nakikita nyo yung gatas, no? Gawa kasi yan ng lemon. So, mga ka-breaks, karaniwan ginagawa ito sa loob ng banyo. Kaya lang, syempre, for adults only tayo, hindi tayo pwede doon. Okay? Meron tayong parental guidance. So, ipinapakita ko lang kung paano nyo ito ipunas sa ating katawan. So, kapag gusto nyo gawing scrub ito, mga ka-breaks, sabayan nyo lang ng sea salt sa loob ng banyo. So, meron na kayong fresh milk body scrub. Kapag gano'n ang ginawa natin. Okay, alright.
So dito sa ating braso, ayan po yung milk. Totoo po kasi siyang gatas ng kalabaw. Kaya medyo nakikita niyo. So maganda yung medyo may nakikita kayo namumuong gatas sa inyong balat. Kasi ayan yung na-absorb niya. Okay? So ayan yung na-absorb ng ating balat. Alright. So syempre hindi natin masyadong tinatagalan. Pero kung gagawin nyo to sa sarili nyo, pwede nyong tagalan ng konti. Mga ilang punas sa parte na inyong katawan. So kailangan natin ngayon ipunas sa ating kita. Nakikita ba? Yan. So sa hita. Huwag kayo magdidire kasi kahit nga si sila Cleopatra talagang sila bumababad sila sa gatas. So alam naman natin yung amoy ng gatas ng goat at saka ng carabao, medyo maanggoy yan. Okay, so ganyan. Pupunas nyo pababa. You make sure na-absorb ng skin nyo yung gatas. Medyo, kung gusto nyo yung tagalan sa bandang tuhod, pero para medyo maputi. Yan. Yan po. Okay. Alright. Gagawin natin sa kabilang parte ng aking hita at binti. Tatayo tayo. Punas lang pababa. Mas maganda kung sa loob ng banyo nyo ito ginagawa. Then, medyo patong. Ang sikreto niya para magkaroon ng makinis na balat ay ang pagbabad sa gatas. Ngayon ko nasubukan na effective ito. Na-try ko naman na. So, kailangan natin ang gatas ng kalabaw dahil iyan lang ang available. So, ang gatas ng kalabaw ay nagtataglay ng high levels of fats. So, itong mga fats na to, ito yung tinatawag natin na good fat. 10-12% gaya din ng goat milk. At ang pinaka-interesante mga ka-birds, yung fats component, nakakabata ng balat. Kasi may saturated at unsaturated fats na nagtataglay ng oleic acid at palmitic oil. Ano yung oleic acid? Ito yung oleic acid galing ito sa animal fats at saka vegetable fats. So, kung sa ano, ito yung olive oil. So, yung olive acid, olive oil. At ang palmitic oil, palm oil. Yun yun. At maging sina Popeye, yung wife ni Nero. At nung 16th century, si Lady Diane de Poitiers, yung mistress ni King Henry II. At si Pauline, na asawa naman ni Napoleon Bonaparte, ay gumagamit din ito. Okay, so mga ka-Berks, natapos ako mula mukha hanggang binte. So, pwede nyo ulitin, pero hindi nyo pwedeng ulitin sa mukha. Kasi medyo, syempre, hindi na okay na. Ibalik natin yung ating dimples sa mukha na nagamit na natin hanggang paa. So, pwede nyo lang gamitin ulit ito mula kamay hanggang paa natin. And then, kung mapapansin nyo mga ka-Berks, parang tubig. Kasi nakuha niya yung lemon kasi, na-absorb niya ng buo. Yung mismong pinakagatas ng kalabaw na siyang ipinahid natin sa ating balat. So, isa pa mga ka-Berks, nawawala yung amoy anggo ng ating carabao smell. So, ayan mga ka-Berks, ganyan lang ang ating gagawin kapag gusto nating gamitin ang ating carabao fresh milk bilang ating lotion. So, pwede natin itong gamitin o gawin ng 2 beses sa isang linggo. So mga ka-Berks, mag-i-stay sa balat natin ang fresh milk lotion natin ng mga 10 to 15 minutes. Then tsaka natin ulit babanlawan. Ayan mga ka-Berks, nakapagbanlaw na ako. So dapat pag nagbanlaw kayo, syempre the usual may sasabon pa rin kayo. Then after that, mararamdaman nyo kung gaano kadulas sa balat
ang ating milk lotion. So, andun yung effectivity niya. So, sa susunod ulit na content natin, mga ka-breaks, bye-bye!